So, hello, good morning, grade 7 student. So, gumawa ako ng video para mas lalo nyo maintindihan yung gagawin ninyo sa inyong embroidery stitches. Yun yung sa activity number 2, kung di ako nagkakamali, yung kailangan ninyong maggupit ng tela at gagawa kayo ng 2 stitches, yun yung back stitch at yung cross stitch. Okay, ang kailangan nyo lang doon ay una, tela. Siyempre, kailangan nyo ng tela. So, mas maganda kung pinalansya na nyo na yung tela nyo, para kito, pinalansya ko na yan, para kapag mag-embroidery na ako, ay hindi ako mahirapan. Okay? Kahit anong tela, pwede. Wag lang yung printed, kasi pag printed, hindi ko makikita yung stitches nyo. Okay, pangalawa, kailangan nyo ng sinulid. Okay. So, pansinin nyo, diba? Yung sinulid, opposite siya ng kulay ng tela. Siyempre, kailangan ko makita yung stitches nyo. So, paano makita yung stitches nyo kung yung tela nyo at yung ginagamit nyo sinulid ay magkamuka o kaya ay masyadong parehong dark. So, hindi ko siya makikita. So, kailangan mo contrast sila ng kulay. Kung medyo white to, kailangan medyo dark naman yung ating sinulid. Okay, malino tayo doon. At siyempre, kakailanganin nyo din ng karayom. Okay? So, I guess meron naman kayong karayom sa bahay. Hiramin nyo muna yung karayom at sinulid ninyo sa bahay. At kung may konting tela sa inyo, kunin nyo na rin. Okay. Now, kailangan din natin ng medida, panukat. Kung walang medida, okay lang. Pwede rin naman po na ruler. Basta meron pong inches. Ayan. Kasi yun po yung ginamit ko sa inyong, sinabi ko sa inyong sukat. 5 inches by 5 inches yung tela. Okay? So, ganun po ah. So, ayan, susukat na tayo ng 5 inches by 5 inches sa tela. Okay, una, sukatin muna natin. 5 inches by 5 inches yun. Ibig sabihin, 5 inches yung lapad, 5 inches yung haba. So, ayan, nakuha na natin yung 5. Lagyan natin guhit. Kailangan pala ng pencil, no? Kung meron kayong, yung ginagamit talaga na chalk para sa, sa mananahe, pwede rin yung mas maganda. Okay. 5 inches. Sukatin natin yung lapad ay yung haba. 5 inches din. So, ayan po. Simula yan yung 5. Okay. So, hanggang dito. Tagalan natin ng patanda. Okay. Tapos, sukatin natin. Maglagay tayong linya para hindi kayo mahirapan. At dito muna, simulan muna natin dito. Sorry, hindi ko nalagyan ng linya. Ayan. 5 inches. Okay. There goes my heart beating. You are the reason. 5 inches. Okay, so nilagyan ko muna ng patanda. 10, saka ko lalagyan ng guhit. Para pag ginupit ko, hindi siya pumaling. Ayan. Hindi na malino yung guhit na yan. Okay. Or kung ayaw nyo lagyan ng guhit, pwede nyo naman kung yung lagyan ng guhit, pwede nyo naman i-fold yung tela. Ayan po, fold natin. Pwede rin naman i-fold natin para hindi kayo mahirapan. Diba? So natin padaliin ang mga kabuhayan natin, yung mga buhay-buhay natin dyan. Okay, huwag natin pahirapan. Siyempre, kailangan nyo pala ng gunting. Sorry, nalimutan akong sabihin, no? Siyempre, kaya kailangan ninyo ng gunting dahil magugupit kayo ng tela. Okay? Okay. So, since 5 inch, dalawang tela yung gagawin natin, gumawa na tayo ng dalawang sukat, diba? Okay. Gumawa na tayo ng dalawang sukat. Sige. I-ano ko na yung tela dyan. Since malaki yung tela, gumawa na tayo ng dalawang sukat ng 5 inches. Basta tinuro ko na sa inyo kung paano siya sukatin. Ayan. Okay. So, nanu ko na doon. Dinan natin. Ayan.
nagkaroon siya. Okay, saka natin siya ngayon gupitin. Okay, gugupitin na natin. Okay. So, after mo magupit yan, since 5 inches yan, ito yung 5 inches. Ito yung kaninang sinukat natin, tandaan nyo. Ayan yung pala tandaan natin. So, gugupitin natin ang dalawa. Hinabaan ko na para magkamukha na ng sukat. Okay? So, gupitin natin yung excess. Meron tayong dalawang tag 5 inches na tela. Okay, meron na tayong... Sorry, medyo nakapod to. Kaya mukhala nyo hindi pantay. Pero pantay yan. Meron tayong dalawang tag 5 inches. Okay? So, ano yung next step natin? So, next step natin, maglalagay tayo ng sulat dito. Diba ang unang pinagawa doon, back stitch? So, kailangan yung design doon, diba parang pa-S. Yan yung tela. Yung line na yan, yan yung magiging guide natin sa pagtatahe. Okay. Ayan. Okay. So, yan yung linya ko. Makita nyo? Medyo white ng konti. Hindi makita. Ayan, kita nyo? So, nag-blurred. Kita nyo? Ito siya. Sorry yan, hindi malinaw. Ayan. Anong gagamitin natin sa cross-stitch? Yung style ng cross-stitch. So, ang nakalagay lang naman doon is line. Ayan, kumuha lang kasi nawawala yung ruler ko kaya nag-alternative na lang ako. Kumuha na lang ako nito. So, gagawa kayo ng ayan, linya. Simula dun sa dulo hanggang doon. Ayan. So, ang taba niya depende sa inyo. Pwedeng ganyan lang kataba. Siguro ganyan lang kataba. So, mga half inches yan. Tsukatin yan natin. Half inches siguro yung taba niyan. Hindi ako nagkakamali. So, tama nga ako. Half inches yung taba niya. So, pwede na yung half inches yung taba na magiging cross stitch nyo, yung laki niya. So, maglagay ng linya. Yan. So, ito gagamitin natin sa cross stitch. Ito naman ay sa back stitch. Okay? Sisimulan na natin yung back stitch. So, dito ko muna sisimulan sa may kalahati nung dulo. Okay? Simulan natin yung back stitch. Okay? Madali lang yung back stitch. Kaya nyo gawin yan. Kaya back stitch ang tawag niya kasi kumbaga parang pabaliktad yung pagka-stitch niya. Kaya siya back stitch. So basic na basic tong stitches na to kasi common na itong ginagamit. Ng magulang siguro, ng mga lolo at lola. So, ayan. Ayan, may sumama. Sorry. May sumama ang tela. So, insert nyo lang siya sa pinasukan kanina. Balik nyo lang ulit. Then, mag-stitch ulit. Balik ulit yung needle doon.
Darling, just dive right in and follow my lead. Love then, okay, we're done. Tapos na tayo. Okay, so lock natin. Ang pag-lock, pwedeng kuha ng konting tela dyan. Ayan, na dyan sinulid. Then, ganun. Meron naman ako sinensayin yung video kung paano mag-lock. Pag-aralan nyo yun. Ayan. And lock na natin siya. Cut na natin. Okay. So, dapat magiging ganyan yung likod niya. Yan yung likod. Okay. Ito yung harap. So, ganyan dapat yung makita ko sa inyo. Punta naman tayo sa cross stitch. Nag-prepare na rin ako ng ano, needle na may thread. Okay. So, close na rin yung likod niya. Yung bandang ano niya, likod niya. So, sa cross stitch, kailangan lang po natin gawin. Ganito lang kasimple. Napakasimple lang yan. Basic na basic, kayang-kaya niyong gawin. So, pasok lang tayo ng needle dito. Hindi ko sinagadok kasi baka matanggal, natatas-tas, di ba? So, ingat-ingat lang. Okay. Then, pa-slant yung gagawin natin. So, may dalawang technique dyan. Pwede yan na slant muna yung gawin nyo at saka kayo gagawa ng cross. Pwede yon. Pagkatapos nyo ma-slant going to the right, mag-slant naman kayo going to the left. So, gawin lang natin kung ano yung nasa book, diba? Yung binigay ko sa inyo sa module. Gawa ka ng slant. Okay. Ayan, oh. So, gumawa ko ng slant. Okay. Atak yung sinulid. Then, pantay mo lang dito doon. Okay, yan. So, dito mo siya ipapasok sa kabila. Atak. Then, slant. Pantay mo lang dito doon. Okay. Atak. Okay. Nakagawa na tayo ng cross stitch. Ma'am, ano po yung sa next? Sa next, ganun ulit. Simulan ulit dyan. Pasok ulit dito. So, yan po yung purpose kung bakit ko kayo nilagyan ng line. Para magpantay-pantay po siya. So, yung sa mga expert, kahit wala ng line, okay lang. Kayang-kaya nila yung ipantay. Pero since beginner pa lang tayo, no? Nilalagyan natin siya ng line. Okay. Hatak. Gawa ka ulit ng slant. Okay. Gawa ulit ako ng slant. Then, pasok dito. Atak. So, nakabot na tayo ng cross stitch, di ba? Puro cross siya. Then, same procedure, ganun lang din gagawin natin sa kabila. Hatak ulit hanggang sa mabuo natin. Slant. Tayo ng slant. Everybody loves the things you do. Okay. From the way you talk, then balik, to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. Ayan. O, diba? So, gawin nyo yan hanggang dito. Kasi matapos nyo yung cross stitch. Can I have a moment before I go?
'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. So, parang hindi na niya kaya doon, kaya hinto na natin ganito. Then, lock na natin sa likod. So, dapat yung likod nyo magiging ganyan yung itsura. Sorry. Dapat, ganyan dapat yung maging likod niya. Okay. At ito ang backstitch. Kaya ang kayang gawin nyo, diba? Very easy, basic, sabi nyo nga. Diba? Basic na basic. So, yan po. It was just like a song. I was so scared to face my...